our best man, Mr. Moises Nara. Ladies and gentlemen, our groom, Mr. Mark Joshua Nara. A big round of applause. With his parents, Mr. Mario I. Nara and Mrs. Evelina Nara. To stand as principal witnesses and extend constant guidance, Mr. Noel Nara and Mrs. May Nara. Mr. Carlos Estrada and Mrs. Maria Socorro Rosas. Mr. Conrado Mercado Jr. and Ms. Aurora Nara. Mr. Antonio Nara and Mrs. Lynn Nara. Mr. Cristito de los Reyes and Mrs. Rita de los Reyes. Mr. Romeo de los Reyes and Mrs. Elizabeth Cochi. Mr. Paul Ambat and Mrs. Jonah Micah Ambat. Mr. Rene Chumamil and Mrs. Lorenza Vasquez. Our secondary sponsors, the one who liked the class. The one who unfolded the veil of unity, Mr. Jeffrey. The one who entwined the hearts with the cord of love, Mr. Ramses Nara. Our maid of honor, Ms. Eva Mangroba. The one who carried the symbol. The one who carried the symbol of treasures, princess. The one who carried the symbol of faith. The one who showers the aisles with flowers, lovely faith by God.
the bright beloved parents, Mr. Ernesto Apilato and Mrs. Marites Apilato. We all know that real beauty is not just on what our physical eyes can see. For our great Creator made you in His likeness and magnificence that is hidden inside your devoted and undefiled heart. Looks can be deceiving and its radiance may fade away, but a woman with faith and fear for her Maker is the glory of man until their life's bond ends. Let us all give the highest glory and praise to our Father in heaven for the bride of Mr. Mark Joshua Nara, and she is not other than, ladies and gentlemen, Miss Irene Apilato. A big round of applause.
Kaya if you really want anything in your life to have its real or eternal value, allow Jesus, allow the Lord, allow our God to be the center of everything. In the Bible, bago po natin marinig ang gagawing exchange of vow ni Magmag at ni Irene. Let me just share to you the Bible, Word of God, ang salita po ng Diyos na kailangan lahat ng nabubuhay po ngayon. Dahil, as sabi po, in the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God. Ang salita ng Diyos noon pa'y naroon. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kaya kapag ikaw ay nakakarinig ng salita ng Diyos, ibig sabihin, ikaw ay lalong napapalapit sa Diyos. Ikaw ay lalong sinasamahan ng Diyos. At ang pagpapala sa buhay mo ay tiyak dahil wala naman ibang source ng blessing kundi ang Diyos. So let's bless this wedding, this marriage, the marriage vow of Mark, Joshua, and Irene with the Word of God. Sabi po na Genesis chapter 2, beginning verse 18. Then the Lord God said, sinabi ng Panginoon Diyos, it is not good for the man to be alone. I will make a helper who is just right for him. Ito po binabasa ko po sa inyo ay senaryo ng unang kasal sa Bible. Nakita ng Diyos na ang tao po ay malungkot at mag-iisa. Ang puso pala ng Diyos, gusto niya maging masaya ka. At ang paraan ng Diyos, gumagawa ang Diyos ng paraan para maging masaya ang tao. Ayaw niyang malungkot ang tao. Kaya, ang 12 taon ng relationship nila bilang mag-boyfriend at girlfriend ay talagang masasayuhan ng wala ng katapusan pagsasaya dahil kaya na sila'y nagdesisyon na magpakasal hanggang huling hininga na ng kanilang buhay, sila na talaga ang magsasama. Because we know na pag sinabing kasal, till death do us part. At once na nag-decide ka na magpakasal o makipag-isa sa isang lalaki o babae ang iyong minamahal, ang intention ng Diyos, kaya kayo pinagsama ay maging masaya kayo. At ito pong kasayahan, eh kapag hindi na masaya sa relationship, yung bawat isa na hahanapin sa bisyo, hahanapin sa barkada, hahanapin sa ibang babae o sa ibang lalaki. Why? Hindi kasi nila hinahanap sa Diyos, hindi nila inilalapit sa Diyos ang kanilang relationship. Ang kung pagkasilan nyo, kayo nung may kilala nila ang Panginoong Jesus, tama ba po? Ito ba eh, bata na nung ako ay 5 years old nung dumating ako sa pangasutan. Ate pong Pastor Marites ay isa po sa mga pioneers na ako pinagpapasimula pa. Sa pag-iimport ay siya po ang kauna-unahan na nakapilala sa Panginoon dito sa lugar mo nila. 5 taon na lang pala noon, Kevin. Maliit ka pa, no? Ang ngayon. Just kidding. Alam niyo po, ang tunay na kasayahan ay nasa Diyos. Napakarami ng relationship na nag-fail dahil yung lalaki ayaw maniwala sa Diyos, o yung babae ayaw maniwala sa Diyos, or both of them, they don't allow God to be the center of the relationship. Magiging masaya lang ang mag-asawa kapag nasa gitna ang Panginoon. Eh kasi isa, nasa gitna ay yung mga problema, yung suliran, medyo binabilang na buo, ang gubing na nasa kanila, nagselos na tayo. Eh paano kayo magiging masaya? Ang nasa gitna ay sama ng dugo. Ang nasa gitna ay yung mga maling nagagawa o masap yung hindi magandang attitude. Yun ang nasa gitna nila. Lalo yung tatandaan, hindi kayo nagpakasal sa isang perfectong lalaki o sa perfectong babae. May makikita at makikita kang
hamhang o hindi mo magugustuhan sa iyong asawang babae o sa asawang lalaki. Pero pagka lagi mong inilalapit sa Lordo, Diyo, aking asawa ko pala, hindi may ganito ko palang ugati. Ikaw na ang bahala mo. Ikaw na ang bahala o Diyos na kumilos ko sa kanya. Tandaan ninyo, ang Diyos ang author ng marriage. Hindi ko abogado, hindi ko pastor, hindi po presidente, hindi judge ang author ng kasal. Ang problema nga lang, pag gusto nang hindi na magkasundo, hahanap ang hinahanap agad, abogado. Pwede mo bang pag-iing nyo lang pag-iwalay pakitan? Pakitan, hindi gusto nang mag-iwalay. Lawyer. Court. Yan ang problema dahil na hindi nila na-recognize na ang author ng marriage ay ang Diyos. Kapag may problema sa kasal, kapag may problema sa relationship, lapit sa Diyos. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung paano susolusyonan ang mga differences, ang mga hindi mapagkasunduan. At talaga naman meron, hindi pwedeng wala, meron. May mararanasan iba't-ibang suliranin. Kalusugan. Yung kanya-kanyang attitude, pag nagkaanak, may iba-iba tayong dadaanan. Alam na siguro ni Mark at ni Iron yan. Dahil sa loob ng mga panahon na sila'y magkarelasyon, marami na lang silang narinig, marami na lang silang na-encounter, marami na sila rin karanasan sa buhay ng ibang may asawa. Pero tayo po lahat na may asawa, mga kapatid, tumiyan, alam-alam natin yung reality. Hindi isang silip na puno-puno talaga ng rosas ang ating pinaso. Talaga po, sa marriage, napakaraming mga dapat pakinisin sa panahon ng inyong pagsasama. And I tell you, ulitin ko po, hindi kayong solusyonan ng barangay captain ang problema ng mag-asawa. Lawyer, president, Supreme Court. If Jesus is the author of marriage, I'm pretty sure, pag lumapit ka sa kanya, walang hindi kayang solusyonan ang Diyos. Nothing is impossible. Walang imposible sa kanya. Ay, paano yung promos na? Pag ang asawa ko talaga, ganito na ginawa. May ginawa ng mali, talagang ganito. O, ganito ka palalapit. Nalapit ka sa abogado, didimanda ng asawa ko. Mali! Mali ka sa Diyos. Walang hindi kayang ayusin ang Diyos. Dahil siya ho ang nagpasimula nito. Siya ang nag-auto, siya ang utak ng kasal. Siya ang utak ng pagmamahala. Sa kanya galing ang lahat. Sa kanya nagsimula ang lahat. Kaya, napakahalagang makabalik tayo dun sa original design ng Diyos sa marriage. Kaya ngayon parang bago wala niya iba ko. Ngayon po, ayon sa pag-aaral, ay yung nagpapakasal 10 years ago, noon, halos pag ikinumpara mo 10 years after, parang nabawasan ng 30 to 40% yung nagpapakasal. Dapat mas dumami kasi iba, dahil kita nila, hindi magkasundo, nagsasama lang sila ng hindi kasal. Ay, hindi naman makakatulong. Dahil halimbawa nga, makita mo, ay, nagpapel din naman ng marriage. Hindi naman ako magpapakasal. Bakit? Because Jesus, they don't want Jesus to be the center of their marriage. Kaya napakahalaga, talaga, pag ikaw ay nagpakasal, kung ano yung paniniwala mo, dapat ganun din ang paniniwala niya. Pagka magkaiba, sigurado ko sa inyo, sabi nga, ay paano mo magkakasundo ng lakad ang dalawang tao kung hindi naman sila nagkakasundo. Unang-una, nagkakasundo sila sa pananampalataya. Mga mayamahal kong kapatid, nais ng Diyos, maging masaya tayo sa ating marriage life. Nakita ng Diyos, malungkot si Adam. Anong ginawa niya para maging masaya? Ang sabi ng Bible, then he created animals. May alaga ba kayo ngayon?
Bible says, then the Lord God said that the Lord God born from the ground all the wild animals. Gusto ng Diyos, happy ka. Gusto ng Diyos, masaya ka. Walang kwenta ang dami ng pera, hindi ka masaya. Walang kwenta ang anumang meron ka. Malaking bahay, magandang sasakyan, magandang hanap buhay. Pag hindi ka masaya, walang kwenta ang lahat ng bagay. Laki na ng bahay, hindi mo kayo nag-i-immigrant. Lagi na kong magkatapu. Isang bagay lang makakasatisfy sa tao, yung masaya siya. Gusto ng Diyos maging masaya ka. Nalapit na ng Diyos, hindi siya masaya. Bigyan ang hayop niya. Hindi ko alam kung anong hayop ang unang nilikha, baka unggoy. No? Para maging masaya. Hayop, ano ba? Anong hayop yung nagpapasaya sa tao? Normally, sa bahay, ang mga pet animals natin, hayop, pusa, aso, yung iba ay ginagawang pet na rin sa mga baboy. Minakita ko manok. God wants you to be happy. But, you know, ang masamang balita, ang mga tao, naghahanap sila ng kaligayahan doon sa sarili nilang gusto. Hindi doon sa gusto ng Diyos. Kapag doon sa sarili nating gusto, minsan, ay hindi na ako masaya sa, hindi na ako masaya sa relationship natin. Inahanap niya sa gusto, sa sarili niyang gusto. Kapag hindi ka na maging masaya, Lord, hindi po ako masaya. Humingi ka ng tulong sa Diyos. Huwag kang gumawa ng sarili mong desisyon. Sinisigurado ko sa iyo, pag hindi ka masaya at nag-desisyon ka ng hindi gusto ng Diyos, nagdagdag ka ng mas malaking kalungkutan sa buhay. Tandaan niyo po, kaya tayo nag-aasawa ay para magsama hanggang kamatayan. At naniniwala po ako, kapag alam mo ang Diyos ang nakakaalam ang iyong pinagtiwalaan sa marriage na yan, you will become happily ever after. You will live happily and they live happily ever after. Hindi naman sinabi, and they live abundantly ever after. They live happily ever after because they consider God to be the center of that marriage. Huwag niyong hanapin sa pera lang. Itatiya, pag kayo ay nag-asawa at si Jesus ang sentro ng kasalan, sigurado ako, uulad kayo ng pagkaulad-ulad. Sasagana kayo ng pagkasagasagana. Magiging matibay, magiging malusog kayo kasi si Jesus ang center. Pero, inuulit ko po mga minamahal ko kapatid, lahat ng bagay sa mundo nito, iiwanan natin. Kahit ang asawa natin pinakasal, ang hirap mawala sa mundo nito, nawala ka na nga, maraming naging malungkot dahil ng buhay. Maraming nasaktan dahil ng buhay. Isa lang tayo mabuhay sa mundo nito. Simple. Galing ka sa Diyos. Pagbalik ka sa Diyos. Kung gusto mo maging masaya, lumapit ka sa Diyos. Ako na dati na hinahanap ko ang saya sa bisyo nung hindi mo po nakilala sa Panginoon. Hinahanap ko rin niya sa iba't ibang barkada. Hindi po ako naging masaya lang. Pero nakita ko ang aking napakagandang asawa, naging masaya na ako ang mga mikli. Nung makilala ko si Jesus, naging masaya ako. Alam niyo po mga amin ang mahal kong kapatid. Ako po'y naniniwala na walang totoong lumapit at nagtiwala sa Diyos na hindi maging masaya. Naging masaya. Inilapit ng Diyos yung animal. Sabi na Lord, ayaw mo ka naman walang bagay inilas. Imagine na natin. Nung nakita ng Diyos na hindi masaya ang tao, lumikha sa ilang hayop. Sabihin natin, itinabirin ang elepante.
pinabili ng bobo. Si Michael, si Mark kunyari siya si Adam. Ikat naman na tayo na pati dito. Pare, at gandang lalaki ito. Ano kung ito si Mark? Baka pag natulog ito sa gabi, matagtanan lang doon. Hindi na ito umagain. If you would imagine, ang daming animal na nilikha ng gulo. Pero sabi ng Diyos, sa hayop, hindi rin siya magiging masaya sa hayop. Wala sa hayop ang kanyang satisfaction. Ano sabi ng Diyos? Gagawa ako ng katulad niya, ng kamukha niya, ng kaisa niya. At yun nga ang ginawa ng Diyos, pinatulog ng Diyos ang tao. At kung siya natutulog, ay kinuha po ang isang bahagi ng kanyang tadyaw. At nung ito po'y kuhanin, out of 273 bones, God created a very beautiful woman. At nung makita po ni Adam, sabi niya, at last, ang kanyang word na sinabi, at last, makikita mo sa kanyang expression, sa bakas! Woo! Sa bakas! Makmak! Talaga, iyong-iyo na talaga si Aileen. Sa bakas! Magiging Mrs. Nara na rin si Aileen. At last! Mga kapatid ko minamahal, kailan ka nagsabi ng salita, at last! Sa bakas! Di ba? Sa bakas! Nabili ko rin. Itong gusto ko. Ang saya-saya ko. Sa bakas! Nagkabahay mo. Sa bakas! Alam niyo, yung salita, at last sa bakas, una yung binanggit ng isang taong nakatagpo ng asawa. Mga minamahal kong kapatid, God wants you to be happy. Mark Joshua sa araw na ito, at last finally God will see your relationship as husband. May tatlong bagay na gusto kong ipaalala sa ating mong lahat bago po tayo bago natin marinig ang marriage vow o pag papalitan ng kanila po asumpaan sa isa't isa sa araw nito ni Irene at ni Mama. Thank you, Lord Jesus. And just allow the Lord to be with us this afternoon para po mas lalo po natin ma-appreciate ang nais niyang ipaalam at ipaunawa po sa ating lahat. Mark and Irene, ipagtatandaan ninyo tatlong bagay na paalala sa inyong mag-asawa. Ang pamilya ang nag-iisang lugar na ang pagpapatawad ay walang kapusan. Narito kayo sa harapan ng Diyos para manumpa sa aming lahat at sa ating Panginoon para maging magtayo ng isang family. Ang itatayo niyong family, tatandaan niyo na ang pamilya lamang ang nag-iisang lugar na ang pagpapatawad ay walang katapusan. Ang susumpaan niyo ay hanggang kayo'y nabubuhay. At habang kayo'y nabubuhay, sinisigurado po may mga pagkakataon na maaaring maka-offend, makasakit ang bawat isa. Laging tatandaan ang salitang pagpapatawad. Pinuntahan tayo ng Diyos sa mundo po ito upang tingnan na ang tao ay walang magagawa, walang mangyayari sa kanya kung hindi niya malalaman ang pagpapatawad ng Diyos. Sa tuwing may mga hindi pagkakaunuan, lagi niyong aalalahan yung salitang pagpapatawad. Isang kasi, nasabi ko, unang ako sa'yo, isa lang. Isa lang. Tatandaan niyo mga minamahal kong kapatid,
ang Diyos natin nung siya pumalito, isa lang intention niya, patawarin ka sa lahat ng iyong napakalating pagkakamali. Eh, paano mo nalasin ko? Halimbawa, nag-away kami at talaga sinabi niya, ayaw niya na sa akin. O talagang hindi na siya masaya sa aking relationship. Wala ka ng Diyos ko. Pero ikaw na naniniwala sa Diyos, ikaw na nananampalatay sa Diyos, ang mahalaga, alam mo ang istat mo. Ayaw ng Diyos na ang kasal ay nasasaya. Pero may mga pagkakataon, isa, kapag nagkamali bukas, magpatawad. Eh, paano kung nagpuno ako? Sabi ng Bible, kanyang pinaspan lahat ang ating mga kaluluwa. Pinasan niya lahat yun. Kaya kapag puno ka na, Father, kapag marunong ka, magpapatawad. Ang sarap ng tutol, ang sarap ng sugo ng kanin, ang sarap makipag-usap. Kasi alam mo, wala kang nakatago sa iyong puso. Family is the only place where love is without end, where forgiveness is without end. The second thing, family is a place where love is the only love that exists. Ang pamilya, ito naman ang nag-iisang lugar na ang tanging batas ay pag-ibig.